Thank you. Busy rin sa sapatos niyang mga yun. Ayaw mo, yan ang Bren. Oh, eto na, pare. Here we go. Oh. Bren Esports versus Execration. Game 1. Oh. Last matchup of the week. Tignan natin kung sino ang magwawagi. That was fast from Pew. Kitang-kita mo naman, half-felt agad si Chakno dito. That's why, wow, grabe. Tatlo pati na ma... Sarap, no? Dude, fast and the Pew, Rios. Wow. Oh, shit. Okay, game. So, tama ka doon. Tama naman, di ba? And lastly, with a very, very aggressive play, kinokontra, hinahunt nila yung mga buffs agad ng exe. Man, this is what you get if you have the dog ng Popolit Puma. Extra vision, yung Chicho Dog. Chicho Dog. Extra vision, tapos poke coming in from Pew. That's right. Very impressive. And again, Flap TZ is going to not succeed in getting that red buff. But it's okay. It's fine. As long as you keep it steady, as long as you're providing pressure, as long as you're wasting time. Kasi wasted yung time ni Alice no ni Benny Cutie dun sa pag-fight with Flap TZ. Totoo ka dyan. Right? But then again, nakuha niya yung orange eh. He did get so it. So parang though. Pwede success pa rin. Pa rin naman. Success pa rin naman. Pero again, yung main plan ni Flap TZ dun was to really waste the time. Uh-huh. But then again, look at 50, parang 50-50 ang nangyari. Very interesting because Bren is delaying their buffs. Again. Right now. Uh-oh. So, 1 minute 35, 35 seconds on the timer of the turtle. We shall they see. Will have the buff ready. Matagal-tagal pa yung duration ng buff nila. Let's see. Kaya inuna na kagad nila yung knockout dito. Kalaban naman. Yung knockout dito. Sa side ng Execration. Very interesting. Meanwhile, Benny Cutie is still safe. Actually, lumamang na siya dun sa level against Flap TZ. Level 4 na siya. This is a good matchup for X eh. Kasi nanenegate nila dito yung classic Bren aggressiveness eh. Right now, Execration, they're even using Tempest of Blades para makaiwas while they're waiting for the ramp up damage para dito sa Veil na to. This is so good. But man, Pew! Kung this is so good, Pew is so great. Nanakaw niya pa yung Gargoyle. That's impressive. Wow. That's even more gold being absorbed from Execration. Habang nag-pressure naman sila sa top lane with Flap TZ, Pew is all over the map. Pew is on fire, getting the Gargoyle and getting the Crammer. Iba. Iba talaga ang bata mo, pare. But again, Benny Cutie, mas iba. With the help of the Soul of Lava plus Ultimate, sabi niya, Pew, kanina ka pa nakaw ng nakaw. Lason talaga tong Alice, no? Lason picks. Lason picks. I like it. And right now, ang ginagawa naman dito ni Eto Max, trying to zone out with that Veil, pero hindi successful. I'm gonna cut you off there, Rockheart, dahil mukhang Chanian pa lang Chanian ginagawa dito ng dalawang teams. Yeah. They're really trying gitna. Hard. Oh my, hindi na pala dahil Raging Sandstorm coming in from the gitno. Chakno, Chupo out, pero Tempest of Blades coming in from Hatesin, makakuha ng purple dito, namatay dito ang Chokan, nakakuha ng purple. I see Carl TZ. It's going to be another purple taken over here for Execration. Beautiful plays, Benny Cutie waiting in the wings, one hit on Carl TZ, patay to. Ang galing ni Benny Cutie. He knows that risky na pwedeng makakuha ng yung Bren dito. Pero inunahan niya na agad. Carl TZ falling low. Smart play. Patience. Kasi Chakno kumukuha pa ulit. Wow. Nakuha si Pew. That was so smart. Intelligent play from Benny Cutie. Iba din. Lason talaga, man. Lason it's a lason pick. Usually, makikita mo yung mga sa offlaners, iuunahin nila yung side lane mismo nila. But look at the Gillette in sa triple record. Yeah, patience is the key. Lockdown, and you don't even need to do anything. Okay na, nagawa mo na trabaho mo. You can go down. Yeah. Pero in the end, they even get another one. Yeah, that was the perfect answer. Another one. Tama ka, para ma-reset dito yung game, Rockheart. Kasi, nakita na kagad ni Benny Cutie na okay, magsisteal dito. Lumalabang sila. Why not try to make a sneaky play? For sure, wala silang vision doon sa bandang taas. Man, Benny Cutie is a ninja on this Alice. And of course, we're not done yet. Pure firepower still here for Bren Esports. Carl TZ, nagwawala na. Galit siya sa pinagagagawa ng Execration. It doesn't stop the Execration aggression. Yep, the execration aggression. Iba din eh. Pero iba. Ang tunay na lason na yung Alice. The Alice, man. Malapit niya na naman buong Clock of Destiny, if I'm not mistaken, because of this mystery shop. For sure. We'll see that soon. Hate, binaban agad ang Tempest of Blades para makaiwas. Phantom execution by Carl TZ. Sa gitno, tinitiis ang sakit. Tinitiis ang sakit.
Tinitiis niya yung sakit ng feather airstrike. But then again, Rockheart, this is still Bren. Even though manakawan ng Bren ng mga ganyan, nasa ang Bren, ang type ng linis ng Bren, okay lang kahit wala akong buff eh. Parang that's true. Kaya nilang maibawi eh. Yeah, they always get something on the map, which is very impressive naman dito para sa Bren Esports. So, oo. Kahit na nakawan mo sila ng buff, pansin mo, lagi pa rin namang meron si Carl Tizzy. Oo nga eh. Kakakuha lang din nga ng orange. But as I say this, Chaknu, okay? Okay. Dashing out. Nabubuhay. Oo, nabubuhay siya. Pero pulado na yung mga side lanes. Actually, lamang X sa side lane sa bottom lane. Oo nga, no? Na-push out ng maayos and buhay pa yung top lane turret nila for some reason. So, hinuhold pa rin ng Execration. Ayaw ibigay. Yes. And this time, nakawad naman ang paraan para sa Bren Esports on the top lane. Chaknu 2v1. Tinaas niya. Ano na pinilit na ni Chaknu just to get that orange buff. Pero mabubuhay siya. Okay. I think it doesn't matter for Execration kahit na nanakawan sila ng buff. Bakit? Ang nagmamatter sa kanila is to save each tower. Diba? Stop the pressure. Stop lang the bleeding. Eh. Kasi yung buff, parang ano eh, ang mangyayari, ang XCN, expect na nila na mag-late game. I think they know. Alam nila mag-late game to. Oo. Kaya si Hate, chill na chill lang din. There you go. Napitas na naman si Eto Max. Hate round na. Siya na nga, nag-ultimate na. Umikot-ikot na si Doc Rebo dito. As Chaknu namumula na din. Sa Gito with the Raging Sandstorm, tumama sa dalawa or tatlo ata yun. Oh, Desert Tornado. Pero ang una mawala si Chaknu. Where's the damage coming from? Sabi dito ng Execration. Very cutie mula sa likod. Oh, tinamaan niya. Mas maganda ang gown ko. Sabi ni Few. Up, Benny Cutie. With the ultimate. Ay, flicker out. Isa pa tusok. Boom. Panis sa gown. Sabi ni Few. It's a bomb here. What a play there from Bren Esports. Controlling pa rin. Control is the name of the game pa rin dito sa mga kaibigan natin sa Bren. I feel like ang ganda ng tempo nila, ang ganda ng teamfights na kinukuha nila, halatang lamang na lamang each and every turn. Oo nga eh. Nakitang-kita mo dun kanina sa mid lane. Eh. Lima na sila dun. Meanwhile pa, isa-isang pumasok yung Execration. That's right. Yeah. And they also forced Hate to run. Pansin mo nung simula yung laban, nag-ultimate si Hate sa gitna, sa under the tower. Nung alam nilang hindi nila kaya, tumakbo bigla si Hate paakyat. Tumakbo. And capitalize ng Bren lahat, yung decision na yun. Lahat ng positioning. And speaking of Hate, hindi niya pabuo yung endless battle. Pa-endless battle pa lang siya. 8 minutes into the game. Ang sakit sa well, actually, nag-boot siya. Usually, yung ibang link hindi na nag-boot. No boots, eh, no? Oo. Pero, napilitan na rin mag-boot si Hate to negate the damage. Kasi masakit din tiisin yung yung feathered airstrike. Masakit eh. Oo eh. Oo. Mas alam mo nang may bawas din si Flap Tizzy, pati si Lusty, so... Oo. By the way, speaking of bawas, kailangan nilang bawasan yung pressure dito. Dito, Execration getting an important kill, but here comes Carl Tizzy. Naku po, kumakagat si Lusty dito sa gitno, trying his best with the Desert Tornado. Pero still, Carl Tizzy with the Phantom Execution, last hit. There you go. Bren Esports, even though nakuha nyo kami, kukuhaan pa rin namin kayo. Yeah, it's working really well here for Bren Esports so far. 11-4 on the kill score and a 3,000 gold lead. Masaya sila sa kanilang current na position. Plus si Carl Tizzy may turtle buff. Kompleto sa Rekados sa kanyang mga buffs at ready to fight anytime. Anytime, showtime. And I think dito lumalamang ang Bren sa kanilang tempo lineup of damage. You have the Popolin Kupa, ang bilis ng ni Rebo rumisponde, may Few ka pa. So ang dami nyo ngayong extra damage output bago pa lumapit exe, pulado na kayo. Pulang-pula, like what's happening right now to Chaknu. Ito na naman tayo. On the bottom lane, Few pa rin ang nagiging key to keep this alive, to keep the pressure going. Habang si Rebo naman, ng Dodoktor, ito max super low. Nah. And yung Veil, medyo nakita natin na medyo bumabagsak sa effectiveness. Bumabagsak na bigla. Pwede kasi niyang mamili kung dagdag airtime eh. Or crowd control or damage. At mukhang mas gusto dito ng crowd control ng Execration dahil wala silang mahuli. Dahil si Benny Cutie, hindi na siya nakawala. Inabangan siya ng mga kalaban niya sa gitno. Umatake na lang dito. Thorned Rose to dodge the quick sand guard won't help him out. Libre pa dito yung Lord at meron pa silang orange buff. Rockheart, it is now clear na lamang na ang Bren Esports. Yep, Bren Esports, easy take on the Lord. They won't even wait for level 2 anymore. Lalaban at lalaban agad ng agad. So,
Ang win condition dito ng Exe, kamusta na? Nasaan si Hate? Ano ang gamit niya? Oh, Ling. Ano ang item? Item. Ano ang item? Tama naman. Sinong literal ko lang. Literal ko lang. Tama ka dyan. Ling ang gamit niya, pero ano ang gamit ngayon ni Ling? Kasi yung damage ngayon ng Exe, kulang pa. Oo. Kulang pa. Plus, hindi rin sila makakapitas agad. Sino ang initiator ngayon ng Execration? Si Benny Cutie and si Chakno. Pero, nasan yung follow-up? Kasi again, eto Max, even though mabilis ang isang Veil, kulang yung ano, kulang yung passive stacks niya. Isa pa lang yan eh. Kasi wala siya nakuha ng assist eh. Ang hirap. Kung may assist yan, ang bilis niyan. Sana nga eh. Kasi the kills are also important para sa side ng Exe to to ramp up their skill progression as well. Oo. Siguro magkasing bilis yung Sandwalk, tapos yung passive nung Veil. Kapag naka-max yung passive. But still, it doesn't matter. Ito na yung Lord. Oo, dahil yung Lord ay papasok na dito sa bandang top lane. Top lane should be very easy to take here for Bren Esports. Lasty, napaka-active here on the Popolin Koopa. Keeping everyone out. Chakno pumasok! Pumasok lang mag-isa. Naku po, wala follow-up at mukhang wala na atang comeback na magagawa dito. Bren Esports patiently waiting for the Lord this time. And mukhang mag-out sila. Without the Lord, can they push though? Big minions. We still have big minions on top lane and bottom. Kaya pa naman yata. Nakuha pa nila yung Lord sa top lane, no? Kaya ang daming naipon na big minions. That's right. Oh my. Pero makakapag-depensa dito ang Execration ng kanilang tower. Still, nice defense and Chakno sacrificing himself. That's right. That is a great defense with the Alice. And ang dami din namang AoE skills ng Execration dito. Okay lang. Kayang-kaya pa rin nila ma-hold to. Pero... Kaso kasi farsa ni Few, pare. Ang hirap talaga. Kumagat-kagat na lang si Sagitno. Ay hindi, si ano pala, si Lusty, sa Gitno, Kalate Buhay and Hate, ayun na. Po, yun na nga. Killing spree pa si Captain Pew. Oh no! Nakulong na. Nahuli na nila si Hate na nung umaakit bahay. At mukhang hindi na ma-unleash. Hindi na yata ma-unleash. Sa at least sa game na to. Oo. Sa game na Hate. To, it's gonna be very difficult for Hate to make a comeback. At yung, huli ka, akit bahay gang. Sabi dito ng Bren Esports. Bren just pressuring every lane. Ito na hoping, hoping to get a pick up. Pasok si Benny Q dito. But where's the follow-up? Wala. Oh no. Hiwa-hiwala. Execration trying their best to defeat these guys. But Bren Esports, napakalinis talaga. Rakay, tingnan mo, walang nag-aasim. Si Plaptizy lang, oh. Plaptizy lang. Kaya na, yan talaga gawain ng Uranus, eh. Kaya ng Uranus. Paka-sticker talaga Uranus. Oh, anong gagawin mo, di ba? Mr. JYP is in the house. Plaptizy sa loob at nakotakot na ang Execration ngayon. Kailangan nila makapitas. Pero ang way lang nila magpitas si Chakno tsaka si Benny Cutie. Hirap. Napakahirap. So, for the meantime, hindi ko masisi yung Exe kasi ang ganda ng push ng Bren. Oo nga eh. Kaya hiwa-hiwalay sila kasi pinipilit ng Bren na maghiwa-hiwalay sila. Ang lupit ng Bren Esports dito. Ang galing eh. Alam nila no, na ay bawal magtabi-tabi. Yep. Alam nila eh na malakas ang Exe sa ganun eh. Kaya sabi, ayun o. Tinangke lang ni Flap yung ultimate ni Veil and tumakbo palayo. Oh my. It's like the effectiveness of this hero by Ito Max has started to really fall. Totoo. Kasi ayaw kumagat ng Bren sa pitag. Ayaw kumagat. Alam nila eh. Alam nila eh. Naihuhulihin sila nung tornado jutsu eh, nung wind wall eh. Yep. But man, still, Bren, patiently. Again, ito yung maganda sa Bren eh. They really know when's the time to attack. That's right. And yan na yan, under 7 seconds na yan. This is smart smart play and halatang planado din. Everything they're doing around the map looks like it's planned. The timings that na kinukuha nila yung mga buffs, timings na kinukuha nila yung Lord, all of it seems to be running like clockwork right now. Oh man. Parang ano eh, parang naisusulat na. Eh. Naka-schedule eh. Naka-schedule yung lahat ng gagawin nila sa bawat minuto ng laro. Totoo. At si Chakno mag-face check dito. Oh no. Huli ata siya dito, Ribu. Just rolling. Pero may ginagawa si Hita. This is the... Yes. The link cut na ginagawa ni Hita. Which is okay. Which is so good. Kailangan wag lang siya mahuli. Yeah, as long as you're behind, yung pag-ikot ni Link sa mapa is something na hindi naman basta-basta mahuhuli. Ay, naku. So, just keep going. Ay, naku. And Tempest of Blaze pang dodge over the wall ay, na naman. Ay, naku. Ay, naku. Shaken and bacon. Shaken and bacon!
Ay, go. Nauntog si Rico eh. Nauntog. Pero the Lord will be taken and nahuli na ng Bren ang backline ng Execration. Tapos ata ang boxing. Sabi ng Bren Esports dito, bawal sa amin ang comeback. Oh, yeah. Oh, my. So impressive, man. I gotta say, Bren Esports, nagmumuha talagang they champion want, eh. They want the ring. Yes. They I'm gonna say ring. It now. Rockart, week 3. Isa sa mga contenders na pwedeng mag-champion ay nabwi-witness nyo ngayon. Uy. Sobrang linis and there you go, the classic Bren stickers coming in. Execration defending their base pero nasa na? Where? Nasa na ang follow-up? Naku po. At yes. Yung, oy, grabe yung Lord. Ba't bumabalik yung Lord? Bumabalik yung Lord. Bumabalik na pala yun. Bumabalik yung Lord. Bumabalik na. Kaya napatingin ako sa buhay. Pula ba yung... Blue ba yung buhay ng Lord? De, blue naman. Blue naman. That was okay, okay. I don't know what happened there, bumabalik pero... Bumabalik na eh, no? Ay, nako. I think yeah. It's over. Ladies and gentlemen, Execration with a kick. Si Chakno, ginawa niya yung best niya. But even the kamandag is not enough. Bren Esports taking game